Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 21,819 ang new cases ng COVID-19 ngayong araw. Yan na po ang pinakamataas na datos mula nang pumasok ang 2022. Huling naitala ang ganyang karaming kaso noong Setyembre ng nakaraang taon, kasagsaga ng Delta variant. Pero sabi po ng DOH, 10 laboratorio pa ang hindi nakapagsumite ng datos sa lagay na yan. At dahil po sa dami ng new cases, 77,369 na ang maaktibong kaso. 90% ang mild ang sintomas, 1.9% ang severe, habang 0.4% ang critical. Samantala, 973 ang mga bagong gumaling ngayong araw. Pinakamarami naman sa nakalipas na isang linggo ang 129 na nadagdag sa mga nasawi. Nasa critical na po ang COVID risk level ng National Capital Region base sa datos ng Okta Research. At sa kabila nito, nananatili pa naman daw low risk ang mga ospital. Problema ngayon ang dami ng mga kababayan nating nagpapatest. Bukod po sa mahabang pila, may ilang laboratorio na naubusan na raw ng RT-PCR test kit. Pero mabilis na sabi ng Department of Health, wala tayong kakulangan dito. Yan ang tinutukan ni Emil Sumangi. Ganito ang sitwasyon sa mga COVID testing center sa ilang bahagi ng Metro Manila na inikutan ng GMA News ngayong araw. Sa Quirino Grandstand sa Maynila kung saan libre ang RT-PCR test, pila na sa drive-thru testing di lang ang mga nakasasakyan at motorsiklo, kundi pati yung mga nakapedicab. Yung mga walk-in naman, marami na rin. Ang iba sa mga nakapila makikitang umuubo-ubo pa. Butit naka-PPE suit naman ang mga umaasiste sa kanila. 8 tao ang kumukuha ng swab sample habang 8 rin ang nagpapa-fill up ng form. Sa pamantasan naman ng Marikina kung saan libre rin ang RT-PCR test, oras na ng pananghalian, makapal pa rin ang mga tao hanggang sa loob ng mga magpapaswab. Sa testing center naman sa gym ng Marikina Heights, 84 na sumailalim sa antigen test ang nag-positive kaninang umaga. Natiyempohan naming isinakay ang ilan sa kanila sa ambulansya. Pila rin ang mga magpapaswap ng mga dikotse sa Kamuning, Quezon City. Sasangay naman ng isang pribadong RT-PCR testing center sa White Plains Subdivision sa Quezon City. Pansamantalang itinigil ang operasyon dahil sa kakulangan ng testing kit. Kahapon pa po, nagsimula po wala kaming RT-PCR. Sabi ng aming pinaka-head, mag-hold muna kami ng RT-PCR. Ang ina-handle po namin today at sa kahapon is antigen lang muna. Ongoing pa po, siguro by tomorrow mayroon na po kaming RT-PCR. Kahapon na today lang po. Pero mabilis na sabi ng Department of Health, wala tayong kakulangan sa mga testing kits ngayon. Actually, hindi ang RT-PCR testing kits ang nagkukulang natin. Meron kasi tayo mga laboratories na talagang nagkasakit yung mga staff nila. So, binawasan nila yung testing capacity. Tapos, syempre, tumaas yung demand. Kaya ganun yung nangyari. Tiniyak ng DOH, sapat ang supply at hindi maapektuhan ng testing lalo't tumataas na ang bilang ng mga nagkakasakit. We still have up to 3 months supply ng RT-PCR testing kits. Mahirap po ba mag-purchase kung sakali po, ASEC? Actually, hindi naman. We are already starting, actually, di ba na-appoint, ay na-approve na yung General Appropriations Act. So, nag-i-start na tayo ng procurement natin. Kaya, we expect na before siguro makonsume yung good for 3 months natin, meron na tayong mga darating na newly purchased. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas. Huwag daw maliitin ang Omicron variant na ito'y mild lamang o di kaya'y posibleng hudyat na ng pagtatapos ng pandemic. Sabi po yan ng Department of Health. Aminado naman ang DOH na nagkakaroon ng delay sa paglabas ng mga COVID test result dahil pati staff ng laboratorio ay nagkakasakit na rin. Nakatutok si Leigh Alvin. Nagkakaroon ngayon ng delay sa paglabas ng resulta ng RT-PCR test ayon sa Department of Health. Bigla raw kasing dumami ang mga nagpapatest. Sumabay pa ang pagkakasakit ng mga laboratory personnel. Dahil po dun sa biglang demand
for laboratory dahil ang dami pong nagkakasakit. Ang consequence po na sinatanong kung madidelay ang ating laboratory test, syempre nadidelay po yung pag-report natin ng mga kaso. Ayon sa DOH, makakatulong sa panahong ito ang antigen test kung gagamitin ng tama. Kung symptomatic at nagpositibo sa antigen test, malamang ay talaga raw COVID positive kaya agad nang mag-isolate. Kung may sintomas pero negative sa antigen test, mag-isolate pa rin at magpa-RT-PCR test. Kung na-expose sa may COVID pero asymptomatic at nag-positive sa antigen test, malamang di na COVID positive talaga, agad nang mag-isolate. Pero paglilinaw ng DOH, ang tinutukoy nila ay ang mga FDA-approved antigen test na dapat ay trained health workers ang gumagawa. Wala pa raw aprobadong self-test kits. Kapag mali po ang pagkuha ng swab, malamang magiging mali rin ang resulta nyo. At ito ay pwedeng magbigay ng false sense of security. Maari pong lumabas na negatibo kayo, ngunit ang totoo, positibo po pala kayo. Pinapayagan ng DOH ang home isolation ng mga may COVID basta't may sariling kwarto at banyo sa bahay at mababantayan ng LGU o healthcare provider. Kung wala raw sariling kwarto at banyo, dapat ay sa isolation facility. Pinaka-prioridad sa mga quarantine at isolation facility ang mga senior citizen at persons with comorbidity na walang kakayahang mag-quarantine o isolate sa bahay. Mahigpit na paalala ng DOH at kanilang mga eksperto, gawin ang lahat ng pamantayan para maiwasang mahawa ng COVID. Ito ang sagot ng kagawaran sa sinabi ni Father Nick Ostriaco, molecular biologist at Octa Research Fellow, na maaaring ang Omicron na ang simula ng pagwawakas ng COVID pandemic. Maraming infections, mas marami pong tsansa ang virus na magkaroon ng replication, which is their cycle, ano? At nakakapag-reproduce po sila. At ang pinaka-importante, mas nagkakaroon ng tsansa ang virus na mag-mutate. So kailangan pigilan po natin ang ganitong kadaming infection. Huwag po tayo maging complacent. Huwag po tayo magpapahawa. Omicron po ay virus, hindi po siya bakuna. Pwede pa rin pong magdulot ng malaking pinsala. Sabi nga po ng WHO, huwag po natin, hindi po dapat tayo nagkakamali na tawagin itong Omicron na mild. Ang risk po ay hindi zero. Nakita naman natin, tuloy-tuloy na ginugulat po talaga tayo nitong COVID. Mahirap po talaga magsabi na beginning of the end. Lay Alves, Nakatutok, 24 oras. Sa patuloy na pagsipan ng kaso ng COVID-19, nadagdagan pa ang mga lugar na isinilalim sa mas mahigpit na Alert Level 3. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Sa kanyang ikalawang Talk to the People ngayong Linggo, inihayag ng Pangulo ang pagkabahala sa patuloy na pagsipa ng mga kaso ng COVID-19. I speak to you tonight with much concern from around 5,400 new cases on January 4. It went to more than 17,200 by the January 6. More than tripled in just a period of 2 days. That is how the problem is galloping. Sa gitna ng pagdami ng kaso, ang pagdami rin ng mga lugar na isasailalim sa mas mahigpit na Alert Level 3. Simula sa January 9 hanggang January 15, nasa Alert Level 3 na rin ang mga lalawigan ng Bataan, Pampanga, Zambales, Batangas, Cagayan, at mga lungsod ng Baguio, Dagupan, Santiago, Angeles, Olongapo, Naga, Iloilo, Lapu-Lapu at Lucena. Nauna nang isinailalim ang NCR, Rizal, Cavite, Bulacan at Laguna dahil sa nakaaalarmang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19. Pinabulaan na naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang kumalat sa social media at mga chat groups na audio recording na nagsasabing magdedeklara ng martial law ang Pangulo at isasailalim sa hard lockdown ang buong bansa. Walang basehang chismis ayon sa palasyo. We are dealing with a real threat that understandably concerns our people and spreading baseless and malicious rumors contributes to unnecessary anxiety and to needless panic. Hindi po ito nakakatulong. Dahil sa mga paghihigpit sa kapasidad sa mga establisimiento sa ilalim ng Alert Level 3, 200,000 ang manggagawang apektado sa NCR pa lang. Inaasahang darami pa yan habang tumatagal ang Alert Level 3 o kung magkakaroon ng dagdag na paghihigpit sa mga susunod na araw. In anticipation to the possibility of some of our workers being temporarily terminated or will be having reduced working hours, our department is prepared to provide COVID
COVID-19 Adjustment Measure Program. In case of war scenario, we may be compelled to allocate 1 billion. Kabilang na ngayon sa magiging basihan ng desisyon sa pagtatakda ng alert levels, ang sitwasyon ng mga healthcare workers na pangunahing apektado at marami na rin ang nagkakasakit. Nanawagan ng Pangulo sa mga intern o yung mga hindi pagharap na doktor na mag-volunteer na at sumabak na sa gyera kontra COVID. Napag-usapan ng special risk allowance sa mga medical frontliner at maging ang Pangulo na liitan. Masyadong maliit ngayon. Considering the attendant danger to the guys, medyo they should be given more. I will increase. Hindi ko pa masabi magkano. Yung 5,000, that's on top of a much higher compensation. Parang kung lang ho yun, dagdag lang ho yun dun sa binibigay natin ng mga salaries sa ating po mga healthcare workers. So tama po kayo, 5,000 is a pittance that will not really attract or properly incentivize these volunteers, no, considering the risk that they will face. So a much higher amount is in order. Ang quarantine at isolation sa mga magkakasakit ng fully vaccinated medical frontliners, paigsiin din. Hospital Infection Prevention and Control Committees will be authorized. So dito sa mga hospitals, sa Infection Prevention and Control Committees po nila, they will be authorized to implement shortened quarantine protocols of 5 days for fully vaccinated healthcare workers. In extreme circumstances and weighing the risks and benefits, pwede rin pong ma-shorten ang kanilang isolation protocols. But the Department of Health will be coming up with specific protocols. At para iwas punuan sa mga hospital at isolation facility, at kasunod ng mga ulat na marami sa mga tinatamaan ng Omicron variant ay mild, isinusulong na rin ng pamahalaan ngayon ang home care. Bilang tugon sa dagsa sa mga testing center, maglalabas rin ang panuntunan para sa mga self-administered home test kits. And we already met with the DOH and they will be coming out with an algorithm, actually a guideline or policy on the use of these home test kits. Sa gitna ng lahat ng mga hakbang na ito, muling nanawagan ng Pangulo, magpabakuna at huwag nang ipagpaliban pa. Siya raw ay nakapagpabooster na. Isa pang dose ng Sinopharm tulad ng kanyang unang dalawang dose. Hindi naman malinaw kung kailan ito ginawa. Pinanindigan niya ang utos sa mga opisyal ng barangay na hulihin ang mga hindi bakunadong magpupumilit lumabas ang bahay. At may panibago siyang babala sa mga mananamantalang black marketer ng mga essential medicines. No exception. Hulihin ninyo ang may-ari, arrest them and detain them for 24 hours. And I think that is a serious offense, black marketing. At this time, if you do that, talagang upakan ko kayo. I would request the Department of Justice just to assign fiscal so that they can conduct the summary investigation. Summary ang inquest there. There's an inquest immediately. Kasunod na nagkaubos ang mga gamot tulad ng paracetamol sa mga butika nitong nakarang araw, nanawagan din ng Pangulo sa publiko na bilhin lang ang daming naayon sa pangangailangan. Pagsiguro ng DTI, ngayong weekend ay magbabalik normal na ang supply sa mga gamot. Ivan Mayrina ng Atutok, 24 Horas. Isinara na ang mga daan papuntang Quiapo Church ilang araw bago ang pista ng Itim na Nazareno. Ang mga medibosyon tuwing unang Biyernes ng buwan, hindi tuloy nakalapit sa simbahan. Nakatutok si Maki Pulido. Alas 2:30 pa lang ng madaling araw, sinarhan at binarikadahan na ng mga pulis ang ilang mga kalsada patungong Quiapo Church. Wala kasing palalapiting deboto mula ngayon hanggang January 9, ang mismong pista ng Itim na Nazareno. Pero hindi ito alam ng ilang deboto kaya may mga bumiyahe pa rin para sana dumalo sa First Friday Mass ng bagong taon. Si Delmon, galing pa ng San Jose del Monte, Bulacan. Siyempre, galing pa kami sa malayo, kala namin makapagsimba kami. Siyempre, nakakalungkot. Dati sumasamba kasi ako eh. Ngayon wala. Kahit simba, hindi wala, hindi pwede. Si Rowena, gusto sanang ipagdasal ang nanay na sasailalim ngayong araw sa operasyon. Nalulungkot po kasi gusto ko po sanang makapagpasyam para sa nanay ko may sakit na nasa ospital.
Kaya lang po, sarado, walang misa. Kaya po, malungkot po. Kaya pala walang sasakyan na anon, tagal namin naghintay. Pagsikat ng araw, mabigat na ang traffic sa ilang saradong kalsada. Tulad dito sa Padre Burgos bago marating ang Metropolitan Theater sa direksyong patungong Quiapo Church. Sa higpit ng control points, walang makalapit na deboto sa Quiapo Church. Puro pulis ang makikitang nakakalat sa paligid ng simbahan. Sa Plaza Miranda o tapat mismo ng Basilica, riot pulis ang nakastandby. Kung dumagsa mga deboto sa Sabado, araw ng pista, daragdagan pa raw ng control points. Tanggap naman ng ating mga kababayan, tanggap ng taga Maynila, itong ini-implement natin na ito. Kaso hindi maiiwasan talaga na meron pa rin magpupumilit, and that is what we are anticipating. Ang entry point lamang ng mga tao ay sa Palangka Street sa ilalim ng MacArthur Bridge, pero tanging mga residente, empleyado, may-ari ng negosyo at bibili ng essential goods and services ang palulusutin. Huwag daw magalit o malungkot ayon kay Father Douglas Badong. May mga alternatibong paraan daw sa pagdiriwang ng pista ng Itim na Nazareno, tulad ng pagdalo ng misa sa ibang bukas na simbahan o sabay-sabay na pagdalo ng online mass. Ituloy din daw ang karidad o yung pamimigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Kailangan natin intindihin yung sitwasyon. Huwag natin isipin na kinontrol o pinigilan tayo. Naiintindihan naman ng Nazareno ito. Pinoprotektahan tayo ng Nazareno. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Requirement na po sa boundary ng Bulacan pa Metro Manila ang vaccination card. Yung mga walang maipakita, pinababalik sa pinanggalingan. Kaya apela ngayon ng pulisya sa mga driver, siguraduhin munang bakunado ang pasahero bago ito isakay. At yan po ang tinutukan live ni June Venerasyon. June! Vicky, dalawang magkalapit na checkpoint ang nakalatag dito sa boundary ng Mekawayan, Bulacan at Valenzuela City. Dito sinasala yung mga pasahero at motorista para malaman kung meron silang dalang vaccination card. Ang mga walang dalang vaccination card, pinapabalik na lang. Random inspection ang ginagawa ng mga pulisa, mga motorista at pasahero. Kung wala po yung vaccination card, balik po muna kayo. Ilang pasahero ng jeep ang pinababa dahil walang maipakitang vaccination card ng maharang sa checkpoint sa boundary ng Valenzuela City at Mekawayan, Bulacan. May isang pasahero na nasita dahil ang dala niyang vaccination card ay blanco pala. Paano ko pong papaniwala na kayo po to? Wala pong litrato. Busy kasi. Ito, di niya rin po, wala rin pong pangalan. Pinababa rin siya. Ako na magsusulat para sa'yo. Kung tinatamad kang lagyan nito. Para hindi na maabala ang mga pasahero at motorista, lagi raw ihanda ang vaccination card at ID. Ang priority po namin dito, yung mga sasakyan po na marami pong karga tulad ng mga pampasahero. Meron pang may mga kasamang bata na harang din sila. Ang may tutulong ko na lang po siguro sa inyo, sir, tutulungan namin kayo maisakay pabalik. Sinamahan ng mga pulis ang mag-aama na makasakay pabalik sa kanilang pinanggalingan. Ngayong nagkakahigpitan, may pakiusap ang mga pulis sa mga jeepney driver. Ganito po, para hindi na po sila maabala, bago pa lamang ko sila sumakay, hingan na po natin sila ng vaccination card. May mga pagkakataong iniisa-isa ang mga sasakyan, dahilan para bubagal ang trapiko. Kaya okay lang din, para sa atin din yon. Kaya lang, minsan yung nakakapundi rin eh. Mahigpit din ang pagbabantay sa boundary ng Caloocan City at San Jose del Monte, Bulacan. Ba't wala po yung vaccine, sir? Hindi pa po nagpapavaccine eh. Kasi wala po kayong vaccination card. Balik na lang po kayo ha. Wala pong problema. Inaakyat pati mga bus para masigurong lahat ng sakay ay may dalang vaccination card. Pero kung may sapat naman na dahilan, pinapayagan ding makapasok sa Metro Manila kahit hindi bakunado. Undergoing cancer therapy po siya, sir. Kaya di po siya pwedeng vaksinan muna. Cancer therapy po. Kailangan yun. Sir, ingat po. Humihingi ng pangunawa ang mga pulis kung meron mang mga naaabalang motorista at pasahero. Sinasabi namin sa kanila na pasensya na sila para rin naman po sa atin lahat to. Maganda nga po yan para safety tayo. oras na may mga nakabantay na pulis sa mga checkpoint dito, pero hindi lang naman sa mga vaccination cards sila nakasentro. Tinitiyak pa rin ng mga pulis dito na nasusunod ang mga health protocols na umiiral pa rin ngayong meron pang pandemya. Vicky? Maraming salamat sa iyo, June Venerasyon.
Kasunod po ng mga paghihigpit, nagsana ngayon ang mga nais magpabakuna sa iba't ibang vaccination sites sa Metro Manila. At sa talanga ng National Vaccination Operations Center, umaabot na sa mahigit 100,000 kada araw ang nagpapabakuna. Nakatutok si Oscar Oida. Maaga pa lang, dagsana ang mga nais magpabakuna sa mga vaccination sites sa Quezon City. Dito sa Quirino Elementary School, maayos namang napanatili ang pila. Lahat po nang may upo at sipon, mas mainap po na umuwi na lang po tayo at magpahinga po tayo. Kasi pagdating rin po sa doktor, hindi rin po tayo aaproban. Ang government employee na si Erica, sinunggaba ng pagkakataong makapagpa-booster, lalo't dalawang beses na raw siyang nagka-COVID. The first time I was unvaccinated, hirap po talaga ako, sobrang grabe yung fatigue. Nakita ko yung difference nung second time na nagka-COVID ako. Thankfully, I was fully vaccinated din. Ang minor symptoms lang, mas magaan yung pakiramdam ko. Siyempre, di mawawala ang mga kakabakaba gaya ni Harminia na ilang beses na umunong naudlot ang pagpapabakuna. Nakaschedule na dapat talaga ako. Siyempre, napapanood yung iba na may mga nangyayari sa pagpapabakuna. May konting takot din. Pero dahil kailangan daw sa trabaho, dagdag pa ang no vax, no entry sa mga mall, pumayag na rin siyang magpabakuna. Buti na lang, ang mga volunteer marunong magpakalma ng mga kinakabahan. Pahinga malalim. Okay, we're done. Kasi sacrifice nyo po yun for the community, no? Para makatulong din tayo sa pag-fight ng COVID-19. Pero kung ang mga nagpapabakuna kakabaka ba, paano pa kaya ang mga volunteer na maghapong nasa bakunahan? Siyempre ako rin, nag-iingat din ako. Base sa pinakahuling datos ng National Vaccination Operations Center o NVOC, tumaas kamakailan ang bilang ng mga nagpapabakuna sa bansa. Iko-compare natin nung doon sa yung sa holiday season, mga 63,000 lang, ganyan, no, for how many days. Pero itong ngayon, 107,000 just for one day. Okay, so maganda yon, that's a good news, and I think may effect po yan doon sa, of course, increase yung number of cases natin ng Omicron. So ano yung fear factor? Plus, malaking bagay po yung Metro Manila Development Authority Resolution na yung nilimit yung mobility ng mga unvaccinated. So ngayon, pipilitan silang magpabakuna. Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Sinimulan na ang random antigen testing sa mga pasahero ng Philippine National Railways. Sa libre at voluntaryong testing, may ilang mga nagpositibo. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Voluntaryo ang pagpapa-antigen test na ito ng ilang pasahero ng PNR sa Tutuban Station. Kung okay lang po sa inyo, ma'am, mag-undergo po tayo ng antigen testing. 3 to 5 minutes lang po yung tatagal, ma'am. Bali, libre naman po ito. After niyo pong may paswab, babalik po kayo dito. Tapos, ititext po namin kayo kung ano po yung magiging result po. Okay free na po lang, sa inyo, ma'am. Free lang, ha? Yes, ma'am. Sobrang bilis lang po. May mga pasaherong okay sa ganitong surprise test, pero sa iba, abala yan. Okay naman po, maganda naman po na makapagpaganyan para po malaman kung may virus po or wala. Wala ka naman sintomas, ba't ka naman magpapatest, di ba? Ang laking abala po. At sa tinest ng PNR kanina na siyam, tatlo ang nagpositibo. Dinala sa isang holding area ang mga nagpositive habang nakikipag-ugnayan sa kanilang LGU. Siyempre, imposible naman talagang i-antigen test ang lahat ng pasahero. Pero indikasyon nitong pwedeng COVID positive na pala ang mga nakakasalamuha mo sa biyahe kahit wala silang sintomas. Kaya nga mahalaga ang minimum health protocol sa pampublikong sasakyan. Kahit man lang sana yung temperature check sa mga bus at jeep na hindi na rin ginagawa. May battery, spare ata sir eh. Bibili na lang sir, battery. Kira na po eh. Nakatabi na nga ang mga temperature scanner ng ibang konduktor. Bago. Yung iba meron nga, isira naman. Ilan ako? May lagnat ka, sir. Grabe naman. 37. Ama ba yan? Oo, ano? Okay, sa akin. Mainit kasi to, sir. Mainit. Oo. Oh, oh. Ilan? 37. Naka-fix. Ako. Naka-fix lang, ano? Hindi.
7.0. Mainit kasi sir, yun ano namin, mainit. Pikit mata na ang mga pasahero dahil mismong 70% capacity ay hindi na raw nasusunod, lalo na kapag rush hour. Kailan ito siksikan? Isa na rin po yun, yung dikit-dikit. Parang back to normal na nga po yung nangyari. Parang pagkipagsapalaro na lang din po mabuhay. Parang ganun. Kakambal ko na po sa buhay, sir, kasi pagdatrabaho eh. Pagpunuan po. Kahit po anong klaseng pagmamadali po, basta iwas sa masyadong maraming tao para ano. Ingat na rin po. Hindi na rin ganun kahigpit ang pagbabantay kung nasusunod ang health protocols. Mas napansin nga ng enforcer ang ibang violation, pero hindi ang mga sumasakay na hindi man lang kinuna ng temperatura. Bakit nila nababa dyan? Alam niyo ba yung baba na yan? Bike lane yan, bike lane. Namatayan niya po yung makina. Nag-ooperate naman ang IAC para magpaalala ng health protocol sa public transport. Pero gaya ng palagi nilang sinasabi, nasa mga chuper, konduktor at mga pasahero ang pagbabantay ng sarili nilang kaligtasan. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Walang kawala sa pulisya ang mga di sumusunod sa mga health protocol sa unang araw ng Alert Level 3 sa Laguna po yan. Bukod sa mga di tama ang pagsusuot ng mask, pinaghuli rin sa bayan ng San Pedro ang mga puno ang sasakyan. At yan po ang tinutukan live ni John Consulta. John? Vicky, nagsimula na nga ang paninita at mas mahigpit na pagbabantay dito nga sa San Pedro City matapos isilalim sa Alert Level 3 ang buong probinsya ng Laguna. Sa pag-iikot ng San Pedro Police ngayong unang araw ng Alert Level 3, sinita ang mga hindi sumusunod sa minimum health protocols. Ang mga nadaanan na hindi tama ang pag-usot ng mask, pinuno ng pulisya. Di rin nakaligtas, pati ang mga may kasamang bata, kabilang ang ilang buwang gulang na sanggol na ito. Sa check-up, pero kung pwede, sumakay na kayo ng tricycle, huwag kang maglakad. Kasi the more na maraming tao, nai-expose po yung bata, eh, hindi naman ho exempted yun. Unang warning naman ang ibinigay sa ilang jeepney driver dahil sa pagkasakay ng sobra sa pinapayagan sa ilalim ng Alert Level 3. Yung ating panuntutunan po dyan, 50%. Kaya nga yung mga drivers po, kasama yung kanilang mga pasahero, ay pinapakiusapan po natin na sila mismo magtulungan, magkaisa, na 50% lang talaga ang authorized na isasakay po nila. Bukas na bukas po ay manguhuli na po tayo. Babala ng pulisya. Bukas magsisimula ang hulihan sa mga patuloy na hindi nagsusuot ng mask at lalabag sa mga minimum health protocols. Yung unang huli po, yung ating city ordinance po, meron pong 2,000 kanilang babayaran, iiswan sila ng ticket. Kung wala naman po silang pambayad, dadalhin sa barangay nila, doon po sila mag-community service. Ano po. Pangalawang offense po, nahulihan sila, ay 4,000. Pang-apat po, pa-file na natin ng kaso at may pagkakaulong po ito ng isang araw hanggang 6 na buwan. Ang isang mall sa Cabuyao, Laguna, hindi pinapapasok ang walang dalang vaccination card. Lala ng malala yung COVID, so kailangan lang po talaga ng cooperation. Mula sa customer hanggang employee, lahat po sila dapat vaccinate. Kanina, namigay ang LGU ng face mask at face shield sa terminal at commercial area. Pang-iwas lang po yan sa lahat ng bagay na mga sipon, mga ubo, yung mga laway na makakausap natin. Alert level po, 4 po ang required po ang face shield. Pero tayo po ngayon sa Laguna ay alert level 3. Pero kailangan na po kasi parami ng parami po tayo ngayon na may COVID. Kaya bid po natin maglagay pag po tayo lalabas. Yes, oh, mamauna na po tayo kaysa mahuli po tayo. Vicky, ayon sa San Pedro City Police ay mahigit 100 na ang active cases sa araw na to dito nga sa San Pedro City. Kaya naman paalala ng mga otoridad sa lahat, mag-ingat na dahil simula bukas, wala nang atrasan, simula na ang hulihan. Yan ang latest mula rito sa Laguna. Balik siya, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. No show si dating Senador Bongbong Marcos sa preliminary conference ng ilan sa mga petisyong nagpapadisqualify sa kanya sa election 2022. Nilalagnat daw kasi si Marcos matapos umanong ma-expose sa 2 taong nagpositibo sa COVID. Tanong ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, hindi na ba pwedeng magpakita man lang sana ito kahit sa video? Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo.
Physical dapat na humarap kanina si dating Senador Bongbong Marcos sa preliminary conference ng COMELEC First Division sa tatlong disqualification cases laban sa kanya, pero hindi siya dumating. Do you know the consequence under the rules? Yes. If your client is not present during preliminary conference? But it will be submitted for decision, Your Honor. Yes. It will be submitted for decision without his memorandum, without his evidence. Paliwanag ng abogado ni Marcos na si Attorney Hannah Barcena, hindi maganda ang pakiramdam ni Marcos. Binasa sa korte ang kanyang medical certificate. Upon examination, he had a temperature of 37.8 degrees Celsius and his throat was hyperemic and swollen. He reportedly had direct contact with at least two individuals who later tested positive. And he cannot appear on video even if he does not speak. Yes, Your Honor. Just so his presence can be noted, he cannot. Yes, Your Honor, because we are afraid that he might cause the spread of the virus. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, isinalang ang mga petisyon ng Akbayan Citizens Action Party, petisyon ng grupong Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law, Bonifacio Ilagan, at mga religious at youth rights advocates. At petisyon ni Abubakar Mangelen, nagpakilalang chairman ng partido ni Marcos na Partido Federal ng Pilipinas. Kabilang sa issue, ang aligasyong perpetually disqualified sa pagtakmong pangulo si Marcos matapos itong mahatulan ng korte sa hindi pagbabayad ng buwis mula 1982 hanggang 1985 at mapatawa ng parusang pagkakakulong. Punto rin ng petitioner, hindi umano binayaran ni Marcos ang tax at penalty matapos siyang mahatulang guilty. Ebidensya raw dito ang certification ng Regional Trial Court na walang record na nagbayad na si Marcos. Itinanggi naman ito ng abogado ni Marcos at may certificate naman daw sila mula sa Bureau of Internal Revenue na nagbayad siya sa BIR noong 2001. Humingi na resibo si Guanzon pero sinabi ng abogado ni Marcos na hahanapin pa raw nila ito. Binigyan ng COMELEC First Division ang magkabilang panig ng hanggang Linggo para ma-email ang kanilang memorandum at hanggang Lunes para masumite ang hard copy nito. Tapos, dedesisyonan na ang mga petisyon. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Halos malunod na rin ang iba pang ospital dahil sa dami ng mga pasyenteng kailangang i-admit. At ayon nga sa Philippine Nurses Association, napipilitan ng ilan sa kanilang mga membro na magtrabaho ng higit sa 12 oras. Yan po ang aking tinutukan. Ngayong tumataas na naman ang bilang ng mga nagkaka-COVID, mga healthcare workers ulit ang nakakaramdam ng pagbigat ng trabaho, lalo na ang mga nurse. Ayon sa Philippine Nurses Association, may mga membro na silang napapadalas ang overtime dahil positive ang kanilang mga kasamahan o kaya ay naka-isolate dahil may close contact sa mga kaanak na nagpositibo. Others are working 12 to 16 hours already, no, because of shortage, no, even before the spike, no, ng cases. Lalong nababawasan ng ating mga staff, ano, lalong bumibigit yung trabaho ng ating mga nurses na naiiwan sa bedside. Dumarami na nga rin daw ang mga ospital na tumatanggap ng mga part-time nurse para lang mapunan ang kulang-kulang na staff. Iba nga call center, tapos pagka may oras sila, papasok sila sa hospital as their part-time. Now sure are we na, di ba, that they are parang really into what they are doing. Nakapunta ko sa isang hospital recently, last week, nag-iisa yung nurse sa emergency room yun. Ang magandang balita lang, kumpara noong mga nakaraang surge, mild o asymptomatic lang ang mga nurses na nagpo-positibo sa COVID. Ang Private Hospitals Association of the Philippines, problema rin sa kakulangan ng staff ang nagiging problema ngayon at biglang sipa ulit ang kaso ng mga nagkaka-COVID. A lot of hospitals ngayon are suffering from ano eh, yung staff nila are in quarantine, ano, because of direct contact or nagkaroon ng contact with positive ano staff din. So just to be sure, kinu-quarantine nila yung iba nilang staff. So, yun. Medyo with that, nalilimit yung kanilang admissions. Pansin din daw nila na bahagyang umakyat ang mga batang nagkaka-COVID. Bunso daw ito marahil ng pagdagsa ng mga bata sa labas noong lumuwag ang restrictions. Although, ang symptoms naman usually ng mga bata, ganun din, ano, mild din usually.
up to moderate lang. And then, syempre, pag bata kasi medyo nagpapanik halos lahat yung ano, di ba, ang mga parents. So, but then, they can easily recover. Sa Lung Center of the Philippines, problema rin nila ang dami ng mga nagkaka-COVID na mga staff. Umakyat na rin daw ang dami ng mga nako-confine, pero hindi kasing dami noong nakaraang taon. Dahil dito, kailangan nilang limitahan ang kanilang operasyon. Mag-alternate work kami, skeletal force, and then yung mga elective procedures, yung mga administrative works, pwedeng isuspend muna. Yung mga outpatient, tigil muna yan. Kahapon, nag-anunsyo naman ang St. Luke's Hospital Quezon City at BGC na asahan ang mas mahabang paghihintay para sa mga magpapakonsulta sa mga COVID-related symptoms sa kanilang emergency room dahil sa pagdami ng kanilang mga pasyente. Sa PGH naman, nasa 204 na ang nakakonfine sa kanilang COVID ward. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Iba't ibang pagresponde at panawagan sa publiko kaugnay sa tumataas na kaso ng COVID-19 ang laman ng mga atibidad at pahayag ng ilang tatakbo sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa eleksyon 2022 ngayong araw. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Nasa isolation pa rin si Senator Ping Lacson matapos makumpirmang may COVID. Maayos naman daw ang kanyang kondisyon ngayon at wala nang sintomas. Nanawagan naman ang Partido Reforma sa DOH at FDA na aksyonan ang mga ulat ng pangnipis ng supply ng mga gamot na kailangan para sa mga sintomas ng COVID pati na antigen testing kits. Si Senate President Tito Soto naman iniutos na isara ang Senado ng 7 araw at magsagawa ng malawakang disinfection. Umakyat kasi sa 46 ang mga active cases sa kanilang hanay habang 175 na mga empleyado ang naka-quarantine. Sa kanyang video message, sinabi ni Vice President Lenny Robredo na may libreng telemedicine at mga gamot sa bayanihan i-konsulta ng kanyang tanggapan, pati na libreng antigen testing sa swab cap. May COVID care kit na pinapadalang OVP sa mga nagpapakonsultang may COVID para makatulong sa kanilang home care. May laman itong mga gamit tulad ng thermometer at oximeter, pati na mga gamot tulad ng paracetamol at molnupiravir sa mga reresetahan nito ng mga doktor. Kung meron tayong nararamdaman at gustong ilapit sa doktor, pwede tayong mag-message sa Facebook page ng Bayanihan i-konsulta. Tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng molnupiravir sa mga qualified na pasyente sa tulong ng ating partner hospitals. Libre niyong makukuha ito at ipapadala ang gamot sa inyo. Si Senator Kiko Pangilinan ang hikayat ng mga doktor at medical professionals na mag-volunteer sa Bayanihan i-konsulta para mas marami pa raw ang maserbisyohan. Dahil sa kakulangan ng medical volunteers, hanggang 400 patients lang kada araw ang natutugunan ng free online consultation service. May paalala din siya. Kung meron kayong karamdaman, kahit wala pang test, mas mabuting mag-quarantine na muna at mag-isolate. Pangalawa, kung meron ng karamdaman sa loob ng inyong bahay, ay kung maaari kahit sa loob ng bahay, sumuot ng mask. At siyempre, patuloy nga ang social distancing at patuloy rin ang paghuhugas ng kamay. Nanawagan naman sina dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte sa IATF na maglabas ng guidelines para sa pagpapalawig ng home care para sa mga pasyenteng may mild COVID. Dapat daw gumawa ng agarang preventive measures ang pamahalaan para maiwasan ang pagkapuno ng mga ospital at healthcare facilities sa bansa. Ayon naman sa IATF, may aprobado ng guidelines para dito. Pinayagan ang home quarantine naman ng close contacts ng suspect, probable, or confirmed COVID-19 cases subject to the more specific protocols as may be issued by the Department of Health. Ininspeksyon ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagpapatupad ng mga paghihigpit sa paligid ng Quiapo Church upang maiwasang magkaroon ng super spreader event sa pista ng Itim na Nazareno sa Linggo. Dahil walang mangyayaring traslasyon, muling paalala ni Moreno, huwag na raw pumunta sa Quiapo dahil sarado ang simbahan at online naman ang mga misa. Huwag na rin daw dalhin ang mga replika ng puon dahil hindi rin naman sila papapasukin sa mga kalye sa palibot ng simbahan at maging sa Plaza Miranda. Stay home,
as much as possible yung ating mga deboto sa ating mahal na Poong Nazareno. Maghawak-hawak kayong kamay sa loob ng inyong kanya-kanyang tahanan, inyong pamilya. Pagdasal tayo ng taimtim. Tinayak rin ni Moreno ang vaccine supply ng lungsod sa pagbisita sa COVID vaccine storage facility sa Santa Ana Hospital. Si Doc Willie Ong, ipinakita sa kanyang Facebook Live ang supply ng gamot ng Maynila para sa COVID na Remdesivir at Tocilizumab. Libre raw itong makukuha sa Manila Health Department kahit hindi taga-Maynila. Punta lang kayo dito, dala niyo yung contact number ng doktor, abstract, reseta ng Remdesivir, Tocilizumab. Tatawagan lang ng doktor namin dito, yung doktor nyo, pag nag-usap lang na tunay na may pasyente gano'n, bibigyan na sa inyo. Thank you to all of you for this... Nagipagtulungan sa Senador Manny Pacquiao sa esports community sa paghahatid ng tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Udet sa Bohol at Siargao Island sa pamamagitan ng Bayanihan Pilipinas Donation Drive. Mamamahagi rin daw sila ng mga construction material. Sa Rima Refran, nakatutok 24 oras. Iginiit ni Senador Franklin Drilo na kahit ang Department of Justice e walang nakikitang legally objectionable sa panukala niya para amyendahan ang batas sa renewal of legislative franchises. Ayon kay Drilo, nakasaad po yan mismo sa position paper ng Department of Justice patungkol sa Senate Bill 1530. Ito ang tugon ni Drilon sa batikos ni Solicitor General Jose Calida na nagsabing labag sa konstitusyon at ilegal ang panukalang batas. Sa ilalim po ng Senate Bill, hindi mag-expire ang isang legislative franchise kung ang licensee ay nakapagpasa ng application for renewal sa tamang panahon at hanggat wala pang pinal na desisyon ang ahensyang magpapasya rito. Sabi ni Drilon, meron daw puwang sa batas sa mga kaso kung saan kahit nagawa na ng isang franchisee ang lahat ng hakbang para ma-renew ang kanilang prangkisa, ay hindi pa rin ito na-renew dahil hindi ito na-aksyonan ng Kongreso. Ayon pa kay Drilon, mismong amo raw ni Calida na si Justice Secretary Menardo Guevara ang kumilala sa puwang na ito. Sinusubukan pa po namin kunin ang panig ni na Calida at Guevara. At bago po tayo magtapos, nais muna naming batiin ng happy birthday ang ating kasamang si Rafi Tima. Happy birthday sa iyo, Rafi! Maraming salamat, Ninang Vicky. Oh, Jesus ko, Denise. Happy birthday! Maraming salamat po sa mga bumati at ingat po tayong lahat. Paano ba ipinagdiriwang ng isang Rafi Tima ang kanyang 25th birthday? 25th talaga? Ngayon nga, ang hirap eh, di ba? Sa so, susunod siguro, ng celebration. Na lang muna yung celebration. Next time na lang. Okay, nako, sige, happy mag-enjoy birthday kayo. Salamat. At yan ang mga balita ngayong unang Biyernes ng 2022. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Rafi Tima. At ako po si Pia Arcangel, buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. For more Chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.